Ang hawak ko ngayon ay isang Milo. Isa sa mga inumin na nagpapagana sa utak natin kapag sabog at sabaw na sabaw tayo tuwing umaga. Isa rin ito sa pinakasikat na chocolate drink sa buong Pilipinas. At mula sa pagkabata ko, gusto kong malaman kung ano ba talaga ang tamang sukat ng isang baso ng Milo. Kaya napag-isip-isip ko na bumili sa tindahan ng isang sachet ng Milo para bilangin kung ilang butil ba. Boy, suklat! Kaya bumili ako sa tindahan ng isang sachet ng Milo para bilangin kung ilang butil ba ang meron sa loob ng isang Milo. I'll check, it's 6:02 a.m. Ayan, iinom muna tayo ng Milo bago tayo magbilang ng Milo. Ganun tayo kalakas. Nice. Yeah, bibilangin natin. Let's go. Dami. Bibilang na tayo. Bibilangin natin to lahat. Bibilangin natin to lahat. Feel ko ano to? Ang magiging hula ko, ang estimated nito, feel ko mga ano, nasa million yata to, lagpas million. Bibilangin natin to lahat, gamit lang to. And tatlo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Medyo malaki yun, namumuo siya. Ito, 356 na ito lahat. Grabe, ang dami na nating nabilang. Kaso parang di naman nabawasan ito. Parang niya yung nabilang sa hindi pa nabilang. Ito hindi pa nabilang. Ito pala yung nabibilang. 356. Bago natin ipagpatuloy ang video na to, alam mo ba kung saan at kung paano nagsimula ang Milo? Ayon sa isang research, ang Milo ay isang produkto ng Nestle, isang food and beverages company na nabuo noong taong 1867. Isang German-born pharmacist na si Henry Nestle ay nagtayo ng milk food production company sa kanilang lugar. Ang unang produkto na ginawa niya ay isang infant cereal para sa mga nanay na walang kakayanan makapag-breastfeed. Meron itong gatas ng baka na may halong asukal at naging matagumpay ito hanggang sa lumago na ng lumago ng mga sumunod na taon. At hanggang ngayon ay patuloy pa rin na tinatangkilik at isa na sa pinakamalaking food and beverages company sa buong mundo. At noong 1934, isa sa mga food scientist ng Nestle na si Thomas Mann ay nakapag-develop ng isang powdered chocolate malt drink na pwedeng ihalo sa tubig at sa gatas. Pwede rin ito itimpla ng mainit at malamig. Di nagtagal ay inilabas niya rin ang Milo sa Sydney Royal Easter Show sa taon na yon. Umiinom siya ng isang baso nito araw-araw hanggang sa kanyang kamatayan sa edad na 93 noong taong 1995. Thank you.
syempre habang nagbibilang ako, di ko na rin mapigilang paglaruan yung Milo. Yung Milo lang yung paglalaruan ko. Ikaw hindi. Ay! Date 249,169, time check 6:08 PM. So, natataka kayo kung bakit ito pa lang yung nabibilang ko hanggang ngayon. Kasi habang tumatagal, habang mas na-expose yung powder, mas lalo siyang tumitigas. Which is nagiging ganyan, no. So, itong mga part na to, nabilang na to, makikita niyo yung difference. Nakikita niyo yung difference niya mula kanina hanggang ngayon kasi nangitim siya habang tumatagal. Tumitigas and then nangingitim. Basta lahat ng lumalagpas na butil dito, bilang na lahat ng nasa loob niyan, bilang na yan. Update. Ito lang nabilang, ito pa nabibilang natin. So binila ko na lahat ng mga pinagkumpul-kumpul ko na lahat ng to. Yung mga butil na natitira na kaya pa nating bilangin kasi ang dami pa nating butil na hindi kayang bilangin. Katulad niyan. Ayun yung mga butil na hindi na natin mapapaghiwalay kaya hindi na natin masasama sa pagbilang. Ang tanging mabibilang na lang natin is yan, yung mga yan. Yung kalat-kalat na yan saka yung mga nagmamalt. Sa malayo, mukhang onte, pero pag sinum in mo ng sobra-sobra, madami yan. Kaya ayan na lang yung bibilangin natin. Tapos ito, hindi na natin to i-include. Kasi hindi na kaya paghiwalay yun eh. Dumikit na ng todo, hindi na natin mapapaghiwalay. Ano nga ba ang natutunan ko sa video na to? Isa sa mga natutunan ko sa paggawa ng video na to ay bago ka gumawa ng desisyon mo sa buhay, pag-isipan mo muna ng maigi para hindi ka mauwi sa paghihirap at pagdurusa. Dahil nga hindi ko muna inisip ng maigi kung posible nga ba na bilangin ko ang bawat butil ng isang Milo. Ngunit hindi dahil nakagawa ka ng maling desisyon sa buhay ay kailangan mo nang sumuko. Dahil hanggang buhay ka pa, hinding-hindi ka mawawalan ng pag-asa. And that's exactly what I did in this video. Kahit pa na nahirapan na ako magbilang ng butil ng Milo dahil nga nagbubuo-buo ito, pinili ko pa rin na ipagpatuloy ang video, imbis na sumuko. Dahil lahat ng masamang pangyayari sa mundo ay pagsubok lamang sa atin ng Diyos na kailangan natin malampasan. Lesson learned, huwag nyo bilangin yung butil ng Milo. Guys, time check, 9:10 PM. Ang nabibilang na natin ay 803,649. After mahigit 12 hours, ilang hours na ba tayo? Ilang hours ba ako nagsimula? Diba 7:30 ako nagsimula? Tapos anong oras na ngayon? 9:11. So ilang hours na yon? I wasted 12 hours of my time just for this video. And I think this might be the hardest video na ginawa ko sa buong buhay ko. And I still want to make more challenging and better contents than this. Kaso hindi pa sapat ang nagigain kong support, kaya kung kaya nyo ko ipa 1k subs before this year ends, that would make my 2022 complete. Kaya ipa 1k nyo na ako, bilhin na konting kembot na lang, oh please. Ooh. Nabilang na natin ito, saka ito, hindi ito kasama. Kasi hindi naman na siya mapaghiwalay eh. Oh. Paano natin mabibilang yung butil na ito ay naging page bar na? Naging page bar na siya, so hindi na kasama yan. Pati ito, yan, naging page bar na silang lahat. Ito, nabilang na natin to lahat. Mukhang onte, diba? Pero pag binuksan natin yung ilaw, makakita mo kung gaano kadami yan. Hindi lang basta ayan yan. May mas maliit pa na details. Ayan yung mga maliliit na details. Mga maliliit na detalye na kailangan bilangin. Ayan. Ayan yung mga dungis-dungis ng papel. Kasama yan lahat, basta nandito as pagkas nandito sa papel na to. Langgo ay pwede yung mali.